natin muli ang ikalawang kapahayagan mula sa panalangin papuri ni Inang Trining sa interpretasyon ni Inang Venus. Mapagpalang hapon sa inyong lahat na narito sa tipanang tahanan ng ama. Ako ang inyong mahal na ina na narito sa inyong harapan. Nais kong makita ang inyong mga ngiti, aking mga anak. Ibahagi ito sa inyong katabi. Yan ang nais ng Ama sa kanyang mga tinawag na kayong lahat ay mapuno ng pag-ibig sa bawat isa. Mapuno kayo ng kagalakan sa bawat isa. At nawa palaging malinis ang inyong puso upang maging karapat-dapat kayo sa pagharap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo nanarito na tinawag ng Ama, Ama. Mapalad kayo aking mga anak. Sapagkat hindi ninyo nakakalimutan ang araw ng inyong tipanan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palagi kayong manalangin na aking mga anak. Ipanalangin ninyo ang mundong ito upang ang pandemya na nararanasan ng mundong ito, ito ay tuldukan na ng Ama upang magkaroon na ng kapayapaan at kaligtasan ng mundong ito. Sa pamamagitan ng inyong panalangin na aking mga anak, marami kayong maililigtas sa mundong ito. Tulad ng ginawa ninyo na pananalangin sa mga kaluluwa. Ang ipinanalangin ninyo na mga kaluluwa, ito ay nasa kaharian na ng Ama. Sila ay nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat sa pamamagitan ng inyong panalangin, sila ay nasa kaharian na ng Ama. Nakilala na nila ang Diyos na lumikha sa kanilang lahat sapagkat matagal na na panahon nung sila ay nawalan na ng buhay. Sila ay narito pa sa ibabaw ng lupa na sila ay gumagala-gala sapagkat hindi nila nababatid, hindi nila nalalaman kung saan sila patutungo ang kanilang mga kaluluwa. Kaya sa pamamagitan ng inyong panalangin, sila ay nakaakyat na sa kaharian ng Ama at sila ay patuloy na nagpupuri sa Diyos sapagkat ang mga kaluluwa na naririto pa sa lupa ay nararapat na ipanalangin ninyong lahat upang silang lahat ay makarating sa kaharian ng Diyos sapagkat sila ay nawalan ng buhay na hindi pa sila nakakahingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya ang mga kaluluwa nila ay narito na naghihintay kung paano umakyat sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng inyong panalangin, silang lahat ay nakaakyat na sa kaharian ng Diyos at sila ay nagpupuri sa inyong lahat. Sila ay nagpapasalamat ng walang hanggan. Sila ay nagpapasalamat na merong komunidad na ganito na
natin sa mga kaluluwa na hindi pa nakakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya nagpapasalamat sila lahat sa inyong lahat. Aking mga anak, nawa ipagpatuloy ninyo ang inyong panalangin sa araw-araw ng inyong mga buhay. Huwag ninyong kalilimutan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumating man ang mga pagsubok na mabigat sa inyong mga buhay, huwag ninyong kalilimutan na may Diyos na naghihintay sa inyong pagtawag sa Kanyang pangalan. Kaya patuloy ninyo na tawagin ang pangalan ng Diyos upang Siya ay patuloy nagagabay at papatnubay sa inyong lahat. Nalalapit na aking mga anak ang inyong gaganapin dito sa tipanang tahanan ng Ama. Meron akong wiwikain sa inyo, aking mga anak. Ako ay pinahintulutan ng Ama upang sabihin sa inyong lahat na sa araw na iyon, sa inyong mga tahanan, ay mag-alay kayo ng bulaklak sa inyong mga dambana, sa inyong mga tahanan. Mag-alay kayo ng ilaw upang maging maliwanag ang inyong mga tahanan sa araw na iyon ng inyong pagdiriwang sa tipanang tahanan ng Diyos. Kung ano ang gagawin ninyo sa dambana dito sa tahanan ng Ama, nais ng Ama na makita sa inyong tahanan ang inyong dambana na maging maganda at malinis. Alayan ninyo ng mga bulaklak at alayan ninyo ng iluwan upang magkaroon ng liwanag ang inyong mga tahanan. Ang naguguluhan na inyong mga tahanan, ito ay magliliwanag. Kaya aking mga anak, ito ay inyong sundin. Sa araw ng pagdiriwang ninyo, gawin ninyo sa inyong mga tahanan ang aking winiwika at magtatagumpay kayong lahat sa araw na iyon, sapagkat ang Diyos na naririto na kapiling ninyo sa tahanang ito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahalin ninyo ang Kanyang watawat, sapagkat ang watawat na iyan ay banal. Ang nakasulat sa watawat na iyan ay mga banal. Kaya gawin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga tahanan. Mahalin ninyo ang watawat na iyan, sapagkat napapaloob sa watawat na iyan ang tipan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo na naririto, nawa panaligan ninyong lahat ang inyong naririnig sa tipan ng tahanan na ito, sapagkat ito ay hiwaga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya buksan ninyo ang inyong mga puso at isipan upang maunawaan ninyo ang hiwaga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo na naririto, naway patuloy kayo na maging matatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at manatili kayo na naglilingkod sa Kanya hanggang wakas ng inyong mga buhay. Ialay ninyo ang inyong mga buhay upang makamit ninyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Kaya aking mga anak, huwag kayong mag-alala sa inyong mga karamdaman, sapagkat kayo ay pagagalingin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga kalakasan, sapagkat kayo ay patuloy na pinalalakas ng Diyos. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga pangangailangan, sapagkat kayo ay hindi ginugutom ng Diyos. Patuloy niya kayo na binibigyan ng inyong kakanin sa araw-araw ng inyong mga buhay. At patuloy niya na pinupuno ang inyong hapagkainan sa inyong mga tahanan. Kaya manalig kayo at magtiwala sa mga mensahe na inyong naririnig sa tahanan.
na ito. Salamat muli sa inyong pagpunta rito sa tahanan ng Ama. Nawa manatili kayo na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kababaan ng loob, at punong-puno ng kagalakan ang inyong mga puso. Salamat sa mga anak ng Diyos.